Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, ituturo ko na rito yung part 4 ng fingerstyle arrangement ng Forevermore by Side A. Okay, so bali dun pala sa part 1 natin is tinuro ko dun yung intro. And then sa part 2 naman natin is tinuro ko yung verse 1. And then sa part 3 is tinuro ko naman yung chorus niya. So dito sa part 4 is medyo madali. So itong part 4 natin is magiging verse 2 na siya. So dito sa verse 2 is marami yung tab dito na naulit lang dun sa verse 1. Okay, so kung napag-aralan nyo na yung verse 1, mas madadali ang kayo dito sa verse 2 natin. Okay? So, huwag na natin masyado patagalin. Simulan natin. Ngayon, ang gagawin natin is na-try ko muna siyang tugtugin yung verse 2 natin. And then later on, saka ko siya ituturo ng paunti-unti. Okay, so bali pag tinugtog ko, si verse 2 is ganito siya. So, ganun siya. Okay? So, yung tab na nakikita nyo dyan sa baba is tab 26 yan. So, yung si 26 is may pagkakawig lang siya sa tab 7. Okay? So, tulad nga ng sinabi ko kanina, marami yung tab dito sa verse 2 na same lang dun sa verse 1. Okay? So, bali si tab 26, pag-play ko siya is ganito siya. So, ganun lang. Okay? Again? So, ganun siya. Okay, so bali una, bumuo kayo ng chords na ganito. Index finger, lagay nyo lang dito sa 3rd string ng 1st fret. Middle finger is 2nd string na 2nd fret. And then i-play nyo muna siya na magkasunod ng ganito. Okay, so ganun. So di ba nakadiin yan? So kalabitin nyo na magkasunod si 3rd string at saka 2nd string. Okay? And the next nyan is, itong index finger nyo rito, nasa 3rd string, kalabitin nyo yan, tapos islide nyo ng 4th fret. Okay, so bali may gintunog. Ganun siya. Okay? And the next niyan is, so yung part na ganun, is naituro ko na siya sa tab 7. Same lang sila. Okay? So, ganun lang. So, itong dalawang daliri nyo, pinky at saka ring finger, din nyo lang dito sa 5th string, 4th string ng 6th fret. And then, i-play nyo siya ng ganun. Okay? So, kalabitin nyo lang si 5th string, 4th string, 3rd string, 1st string, and then 2nd string. Okay? So, same lang sila ni tab 7. Ganun siya. Okay? So, bali, all in all, pag-play ko si tab 26 is ganito siya. So, ganun siya. Okay? So, bago nyo tutugtugin na verse 2 is, di ba, may tinuro ko sa part 3 ng ganito. So, ganun. Okay? So, bali, tutugtugin nyo muna yon. And then, verse 2. Okay? So, ganun siya. Next natin is tab 27 na. Okay, so bali itong si tab 27 is same lang ni tab 8 dun sa verse 1. Okay, since naituro ko na siya, hindi ko na siya dito ituturo. Okay, so bali pag plinay ko ng buo, si tab 27 is ganito siya. So ganun lang siya, okay? So same lang sila ni tab 8. Okay, so again, so ganito siya. So ganun lang siya, okay? Next natin is tab 28. So, ganun din to. Si tab 28 is may pagkakawig lang din siya dun sa tab number 9. Okay? Bali, pag-play ko, si tab 28 is ganito siya. So, ganun lang siya. Okay? Again. So, ganun lang. Okay? So, unang gawin nyo, itong dalawang daliri nyo, middle finger at ring finger, lagay nyo rito sa 4th string, 3rd string ng 2nd fret. Then, i-play nyo muna siya ng ganito. Okay? So, kalabitin nyo si 5th string, 4th string, and then 3rd string, tapos magkasabay na 3rd string at saka 2nd string. Okay? So, bali magiging tunog niya. Ganun siya. Again. Ganun siya. And then next nyan is, madali lang. So, kalabitin nyo lang ito na 1st string, and then strum nyo lang pababa. Okay? So, pag strum nyo, siguraduhin nyo na makakalabit nyo ito na 3rd string hanggang pababa. Okay? So, bali magiging tunog. All in all, is ganito siya. So, ganito siya. Okay? So, next naman natin is tab 29. Itong si 29 is ganun din. Same lang siya ni tab 10 dun sa verse 1 natin. Okay? So, bali, uulitin mo lang siya. So, bali, pag clean ko, si tab 29 is ganito siya.
Okay, so same lang siya din sa tab 10. Again. So ganun lang siya. Okay? So ngayon naman, tatry natin tugtugin simula dun sa tab 26, 27, 28 hanggang 29. Okay? So bali, all in all, pag-play ko yung apat na tab na yon is ganito siya. Natin is tab 30 na. Okay, so bali itong tab 30 na to is may pagkakawig siya din sa tab 7 and then tab 26 sa bandang dulo na tab niya. Okay? So bali pag plinay ko si tab 30 is ganito siya. So ganun siya. Okay? Again. So una bumuo kayo ng chords na ganito. Index finger 3rd string ng 1st fret. Middle finger is 4th string ng 2nd fret. And then i-play niyo muna siya ng ganito. So, ganun muna. Okay? So, medyo magkasunod yun. Okay? So, kalabitin nyo 6th string, 4th string, and then 1st string. And then, sundan nyo siya ng ganito. So, ganun. So, itong ring finger nyo, lagay nyo lang dito sa 2nd string ng 2nd fret. Kalabitin nyo yan, then isundan nyo papunta ng 4th fret. Okay? After nyo magawa yan, sundan nyo naman itong index finger, lagay nyo dito sa 3rd string ng 3rd fret, isundan nyo papunta ng 4th fret. So, bali may tunog, ganun siya. Okay? So, bali from the start, ganito na siya. So, ganun. And the next niyan is ganito na. So, tulad ganun na nasabi ko kanina, yung part na ganun is naulit siya dun sa tab 7 and then tab 26 na naituro ko. Okay? So, okay? So, para mabilis tayo, hindi ko na siya dito ituturo. So, bali pag-plinay ko, all in all, si tab 30 is ganito siya. Okay, next natin is tab 31. Okay, so itong si 31 is same lang ni tab number 8 and then tab 27 na naituro ko kanina. Okay, so same lang sila. Para mabilis tayo, di ko na siya dito tuturo. Okay, so bali pag plinay ko, si tab 31 is ganito siya. Okay, so same lang siya doon. So again. So ganun siya. Okay? Next naman natin is tab 32. Okay, so itong si tab 32 is same lang ni tab 28 na naituro ko rin kanina. Okay, so ulitin nyo lang uli yung tab 28. So, bali pag-plinay ko, si tab 32 is ganito siya. So, ganun siya. Okay, naituro ko na siya din sa tab 28 kanina. So, again. So, bali ganun si tab 32. Okay? Next naman natin is tab 33 na. Okay, so si tab 33 naman is same lang din ni tab 10. Okay, so ulitin nyo lang yung tab 10 dun sa verse 1. So, bali kung plinay ko, si tab 33 is ganito siya. Okay, so kung mapapansin nyo, same lang siya dun sa tab 10. Okay, so again. So, ganun siya. Okay? So, ngayon naman, tatry natin i-play si tab 30 hanggang 33. Okay, so bali kung plinay ko yung apat na tab na yan is ganito siya. Okay? So, next natin is tab 34. So, itong si 34 is same lang siya ni tab 15. Okay? So, naituro ko na siya dun sa verse 1 natin. Okay? So, bali, pag tinugtog ko, si tab 34 is ganito siya. Okay? So, ganun siya. Kung mapapansin nyo, yung tunog na yan is yun yung refrain, no? Naituro ko dun sa verse 1. Okay? So, same lang siya ni tab 15. Again? So, ganun siya. The next natin is tab 35 na. So, si 35 naman is ganito naman. So, yung part na ganon is naituro ko na rin siya dun sa tab 16. Okay? So, bali sunod-sunod na yan. The next nyan is yung 36 naman. So, yung 36 naman is ganon din. Naituro ko na siya dun sa tab 17. Same siya. So, ganito siya. Okay? So, bali sunod-sunod yan. So, si 34, 35, and then 36 is same lang siya ni tab 15, 16, 17. Okay? So, again. So, bali pag-plinay ko, si 34 hanggang 36 is ganito siya. Okay?
then magko-chorus na siya. Okay? So yung chorus nito is naituro ko na siya dun sa part 3 natin. Uulitin niyo lang uli siya. Okay? So bali ganun lang siya. Okay, so bali hanggang dito na lang muna uli yung video tutorial natin. Bali dito is tinuro ko nga uli yung verse 2 and then chorus, babalik lang siya. Okay? So bali yung bridge nito, yung parang bridge ng kanta, is gagawin ko na lang uli yung another video. Okay? So abangan niyo na lang. So I hope guys, naintindihan niyo siya at saka naunawaan niyo kung paano ko siya plinin. Basta kung meron kayong mga katanungan, gusto mong klaro, comment niyo lang dyan sa section below and try ko siyang sagutan. Okay? So kung bago ka lang pala dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo lang yung pulang button niya sa baba at yung notification bell para lagi kayong updated once na meron akong bagong video. Okay, so maraming salamat sa panonood. See you in my next video.